Ang nilalaman ng ating video. Jesus. Hater! There was someone stood by me. You see what? A bad thing. A bad thing? A bad thing. Negative. What does it look like? A ghost. A ghost? Mula sa baka na alien na nasa gitna ng kalsada, ang deer na sinasabing shapeshifter hanggang sa duwende na nakuhana ng camera, naririto ang walong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Viral naman ngayon ang video na ito sa TikTok na may milyon-milyong views na sa kasalukuyan, na kung saan, habang binabagtas ng motorista na ito ang isang madilim na kalsada ay bigla na lamang itong may nakasalubong na isang nilalang na nasa gitna ng kanyang dadaanan. Pagmasdan ninyong mabuti. Noong una ay inakala ng motorista na isa lamang itong baka, subalit nang malapit na siya sa nasabing hayop, ay laking gulat niya nang bumuka ang bibig nito, at dito niya lang nalaman na kakaibang nilalang pala ito. May nagsasabi na isa itong bakang alien, may nagsasabi din na isa itong bakang aswang o shapeshifter. May nagsasabi din na isa lamang itong bunga ng CGI. Usap-usapan naman ngayon ang video na ito sa internet, na kung saan, ang deer na ito na nasa loob ng sementeryo, ay sinasabi ng mga internet users na isa itong shapeshifter. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang biglang paghaba ng katawan nito na animo'y magtra-transform ang katawan nito, bagay na ikinagulat at ikinabigla ng mga viewers. Sinasabi na isa itong shapeshifter, may nagsasabi din na isa itong Wendigo. Ang Wendigo ay isang mythological creature or evil spirit o isang uri ng aswang na kayang mag-transform sa kahit anong gustuhin nitong anyo. Kayo ano naman ang komento nyo sa deer na ito? Isang nga ba itong shapeshifter o Wendigo? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nagmula sa YouTube channel na Ericos Maximus, na kung saan, ang lalaking ito, habang binabagtas nito ang isang creek dahil sa woodland ATV excursion, ay bigla na lamang itong may makikitang nilalang na hindi niya inaasahan. Pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang kanyang makikita. Makikita sa video ang biglang pagsulpot ng isang nilalang na naglalakad sa parteng unahan ng creek kung saan pumunta ang lalaking ito. Ito ay solid black na figure na naglalakad mula sa kanan papunta sa kaliwa. Makalipas lamang ang ilang sandali ng paglalakad nito ay nawala na ito sa kanilang paningin. Makikita rin na itinuro pa ni Eric ang nasabing nilalang sa kanyang kasamahan bagay din naman na ikinagulat nila sa kanilang nakita. Hinihinala nila na isa itong Bigfoot. Ang ghost hunter at paranormal investigators na sina Jeff Phil at Mark ng YouTube channel na Ghost Tech Paranormal Investigations ay papasukin at iimbestigahan naman ang kinatatakutan at notorious na haunted viaduct tavern na matatagpuan sa London. Ang nasabing viaduct ay tinatayang nakatayo na ng ilang daan taon na ang nakakalipas. Ito ay malapit lamang kung saan matatagpuan ang sinasabing infamous Old Newgate Prison na kung saan libo-libong mga kriminal ang binitay sa nasabing lugar. Sinasabi din na ang third floor ng tavern ay lubhang kinatatakutan dahil sa history nito na kung saan ang isang babae na tinatawag nilang The Lady of the Night na may pangalan na Kate ay sinawing palad na napatay sa loob ng third floor na ito. Sa kasalukuyan, ang nagmamay-ari ng nasabing gusali, ang mga workers at mga visitors ay sinasabing nakakakita at nakakaranas ng mga kababalaghan at paranormal activity.
Ang tavern din sa kasalukuyan ay isang popular na local historical pub. Kaya naman ang Ghost Tech team ay agad nag-set up ng mga camera at sinimula na agad ang pag-iimbestiga sa third floor na kung saan madalas may nagpapakita at nakakaramdam ng mga kababalaghan ang sinumang pumapasok dito. Subalit hindi pa man nagtatagal, dito ay nakarinig kaagad ang mga imbestigador ng kakaiba at nakakakilabot na tunog na nagmumula sa itaas ng kanilang mga ulo. Panoorin ninyong mabuti. Hello? I can hear you. I can hear you walking. There was a few footsteps on the floor above us. As I stand on the stairs to the fourth floor, I hear footsteps above me on the floorboards. Here is the audio taken from Static Cam 5, which is located up on the fourth floor. Maririnig sa video ang nakakakilabot na mga yapak ng mga paa na naglalakad na nagmumula sa fourth floor ng Viaduct Tavern. Dito ay inisip ng Ghost Tech team na sinusubukan ng espiritu ni Kate na makipag-ugnayan sa kanila. Si Kate na tinatawag na The Lady of the Night ay napatay sa nasabing lugar ilan pong taon na ang nakakalipas. Kaya naman agad-agad umakyat sina Jeff at Mark sa fourth floor upang magsagawa ng spirit box session. Subalit lingid sa kanilang kaalaman ay may mangyayari palang nakakakilabot na pangyayari. If I knew your full name, I could look in the newspapers, the old newspapers, and find out what happened to the person that did that terrible thing to you. That's all I need from you, is your surname. So if I hold this out, guys. Yeah. Yeah. What would be cool? Something's in that room. It just went past the window and I've got it on film. Something went across that window. Kate? Habang nagsasalita at kinakausap ni Mark ang nasabing espiritu, dito naman ay may nakuhanan dark figure si Jeff na mabilis na dumaan sa harap ng bintana. Hindi lamang isa kung hindi dalawang beses pa. Dito ay agad sinabihan ni Jeff ang team sa kanyang nakita at nakuhanan niya ng video. Dito ay hindi nila maipaliwanag ang hinggil sa kanilang nakakakilabot na encounter na ito. Sa muling pagbalik naman nila sa third floor, dito ay nakarinig naman sila ng nakakakilabot na disembodied voices. Ito naman ang susunod na mangyayari. There you go. That's what I was hearing. Shh. Kate, tell me your name, your full name. We can find out. Find out what happened to you and whether the person that did it was caught and punished. There was someone stood by me. Okay. There was someone stood right by me then. Oh, hang on a minute. That is the clearest thing I've ever seen in my life. Okay, calm down. Dito naman ay laking gulat at takot ni Mark nang bigla itong nakakita ng isang tao na nakatayo malapit lamang sa kanya. Nang kanila muli itong tingnan ay wala naman silang nakita. Subalit matapos ang nakakatakot na pangyayari, nang kanilang nearview ang nasabing footage, dito pala ay nahagip at nakuhanan ng kanilang camera ang nakita na tao ni Mark. Ito ay makikita ng ilang segundo lamang kapag inislow down ang footage, nang umikot si Mark sa nasabing lugar.
Dito ay makikita ang hindi maipaliwanag na mukha ng isang tao na nakatayo malapit lamang sa kanyang kinalalagyan. Ito nga ba ang kaluluwa ni Kate na tinatawag nilang The Lady of the Night na napatay sa nasabing lugar? O isa ba ito sa kaluluwa ng libu-libong binitay na kriminal sa lugar na ito kung saan nakatayo ngayon ang tavern? Kayo na ang baalang humusga. Si Ray Turner na isang funeral director na kung saan ay marami na siyang napuntahang mga haunted places sa iba't ibang panig ng mundo, mahilig din siyang magkolekta ng mga haunted artifacts at mga kakaibang collectibles. Mayroon din itong nabili kailan lamang ng isang old haunted painting na sinasabing may naka-attach na story sa nasabing painting. As some of you may know, I collect haunted artifacts from various locations. Also, is that an orb? Anyway, I was recently interviewed by the Liverpool Echo, specifically regarding this haunted painting I recently acquired. It details a scene of Wigan Town Centre from the 1940s, and allegedly the artist took his own life after creating this picture. The atmosphere in the house has altered since this was brought in, and this morning just proves my theory, this is haunted. Ayon sa kanya, simula nang nabili niya ang painting ay tila ba nagbago ang atmosphere ng kanyang bahay. Dito ay nagsimula na rin siyang makaranas ng nakakatakot na paranormal event sa kanyang bahay. Isang umaga nagising na lamang siya dahil sa narinig niyang malakas na kalabog na nagmumula sa loob, subalit nag-iisa lamang siya sa kanyang tahanan. Kaya naman agad niyang inikat ang buong kabahayan habang inirerecord niya ito. Pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang kanyang makukuhanan. Can hear banging coming from downstairs. It won't be up this morning. But there shouldn't be anybody down here. Hello? Oh my god. Hello? Hello? Oh, Will, you okay? Hello? Oh my god, what's going on? Makikita sa video ang pagkahulog ng baso mula sa sahig nang wala namang gumagalaw dito. Makikita rin ang kusang paggalaw ng gamit mula sa table na sinundan pa ng nakakakilabot na boses ng animoy tao. Hello? Marami ang nagsasabi na ang boses na maririnig ng mga oras na iyon ay isang demonic voice. Makalipas lamang ang ilang araw, habang natutulog naman siya sa kanyang sofa, dito ay nakarinig muli siya ng mga kalabog kaya naman agad siyang nagising at bumangon. Some bizarre things are going on in here. I fell asleep on the couch this afternoon. I can hear strange banging noises and there's like a child's fingerprints on the mirror. See, can you hear it? This is the frame that's previously caused us a bit of trouble. Dito ay nakakita siya ng mga fingerprint na animoy nang galing ito sa isang bata. Habang kinukuha na naman niya ito ng video ay bigla naman siyang nakarinig ng mga kalabog. Subalit nang kanya naman itong hinanap sa paligid ay wala naman siyang nakita na pwedeng pagmula ng nasabing ingay. Makalipas lamang ang ilang sandali ay umakyat naman siya ng hagdanan. Subalit sa kanyang pag-akyat, dito naman ay nagpatuloy ang mga kalabog mula sa ibaba kaya naman bumalik muli siya dito upang tingnan ang pinagmumula nito. Sa kanyang pagbaba, lingid sa kanyang kaalaman ay may masasaksihan pala muli siyang kababalaghan. Pagmasdan ninyong mabuti. Oh, you know, I can almost steal my breath. It's gone icy cold in here. Freeze it. So not only am I dealing with the candles blowing out on their own and the flakes falling off, the cat's going mad now. What's he looking at? You alright, mate? What are you doing? There's nothing there. Don't go out there. Stay here. I'm not following you out there. I don't know what on earth is going on in this house today. As you can see from those clips as well, the cat's acting really strange. He's been doing that for ages now. Looking around the room, darting back and forth like that. Then, as you could hear as well, there was like banging noise in the kitchen and both of them ran out there. When I've gone in after it, there's nothing there. I don't know what the hell is going on in this house. There's been nothing for ages. Nothing at all. But just today, there's been an atmosphere as well. It's something's changed. I'm staying upstairs until my partner gets home because it's terrified me, to be honest. Makikita sa video ang kusang pagpatay ng mga apoy sa kandila na sinundan pa ng mga nakakatakot na pagbagsak ng kanyang mga kagamitan mula sa table.
Dito rin ay napansin ng mga viewers ang shadow figure na tumawid sa may pintuan ng kusina. Dito rin ay makikita ang pusa na tila ba na curious ito sa pagdaan ng nasabing shadow figure kaya naman sinundan niya ito. Mapapansin din ang kakaibang ikinikilos ng pusa, na tila ba may nakikita ito na hindi nakikita ng tao. Sinasabi na ang dahilan ng mga kababalaghang nangyayari sa bahay na ito ay may kinalaman sa nabili niyang haunted na painting. Ang video namang ito ay nagmula sa TikTok, na kung saan, si Christy na nag-iisa lamang sa kanilang bahay kasama lamang ang kanyang anak, dito ay laking gulat at takot niya dahil sa biglang sinabi ng kanyang anak. Panoorin ninyong mabuti. Where's your favorite place to go? What do you see? I see something behind her. I see something behind her. You see what? A bad thing. A bad thing? A bad thing. What does it look like? A ghost. A ghost? It's one. No, there's no ghosts. No ghosts here, ghosts be gone. I wanna see a hand here. Mommy, go in my room. It's not scary in my room. It's not scary in your room? Mm-hmm. Well, you need to stop acting weird. It's scary here. It's not scary in here. It's a scary thing floating in the hat. There's a scary thing floating? Where? The hat. Baby, there's nothing there. Yes, it is. No, there's not. Stop it! Stop it! Habang tinatanong at inire-record niya ang kanyang anak, dito ay bigla na lamang tumingin sa kabilang gilid ng room ang kanyang anak na animoy may nakita ito sa lugar na yon. Mapapansin din na tila ba tinitigan pa niya ito ng mabuti, nang tinanong naman ni Christy ang anak. Ay nakakita daw ito ng bad thing, kaya naman halong takot at pangamba ang naramdaman ng kanyang ina. Tinanong din ni Christy kung ano ang itsura nito, at sinagot naman siya nito na isa daw itong multo. Dito ay hindi pinaniwalaan ng ina ang anak, subalit makalipas lamang ang ilang sandali ay sinabi din ng kanyang anak na nakalutang daw ito sa hangin na malapit sa kwarto nila. Dito ay nagyaya naman ang kanyang anak na pumasok sa kanyang room. Matapos itong i-post sa internet ay agad itong inula ng sari-saring komento. Dito ay may nagmungkahing mga viewers na pumasok at sundin ito ang anak na pumasok sila sa room. Sa sumunod namang video na kanyang ipinost, dito ay ipinapakita naman kung ano ang sumunod na nangyari sa kanila. Look, it's kinda scary. Go in my room. Try to go in, mommy. Go in my room. Think it's scary. Go in my room. Mommy, call me. Okay. Cool. Nothing scary. Dito ay nagyaya ang kanyang anak na pumasok sa kanyang room dahil hindi daw nakakatakot sa room niya. Matapos itong mag-viral ay agad itong inula ng sari-saring opinyon at espekulasyon. May nagsasabi na pinoprotektahan lamang ng bata ang ina dahil sa nakikita nitong nakakatakot na nilalang na hindi niya nakikita. May nagsasabi din na sa ganitong edad ng bata ay hindi ito nagsisinungaling kaya naniniwala sila sa sinasabi ng bata na may nakikita itong kakaibang nilalang. Kayo ano naman ang opinyon nyo dito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang duwende ang isa sa pinakamadalas makitang nilalang hindi lamang sa kagubatan kung hindi pati na rin sa loob ng bakuran ng ilang kabahayan. Ang duwende ay isang maliit na nilalang na sinasabing iba-iba ang kulay ng damit na dumidepende sa kapangyarihan at ugali ng isang duwende. Sinasabi na maswerte kung ang kulay puti na duwende ang nanirahan sa inyong bakuran sapagkat swerte ang dala nito sa inyo lalo na sa pinansyal na pangangailangan, subalit kung kulay itim naman ay kapahamakan at sakit ang dulot nitong taglay kaya naman marami ang umiiwas sa ganitong uri ng duwende. Sa isang video namang ito na trending ngayon sa internet, na kung saan ay nakuhanan ng hinihinalang isang duwende na naglalakad sa paligid ng mga puno ng saging. Pagmasdan ninyong mabuti.
Makikita sa video ang paglalakad ng isang maliit na nilalang na hinihinala nilang isang duwende. Matapos itong lumabas mula sa mga puno ng saging, mga ilang sandali pa ng paglalakad nito sa paligid ng punong saging ay nawala na rin ito sa camera. Kayo ano naman sa palagay ninyo kung ano ang nakuhanan ng camera? Isa nga ba itong patunay na mayroon ng duwende? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.